Hello guys, so kumusta ulit kayo lahat no? Ngayon ituturo ko sa inyo guys no, ang madalas na tinatanong sa akin tungkol sa may Cameo 4. Ito guys yung madalas na nagiging problema. Kaya marami tayong vinil na nasasayang o tinatapon no, kasi guys yung registration marks hindi siya nababasa ng maayos. Guys, pag hindi nabasa ng maayos ang registration marks, ang mangyayari diyan guys, either na hindi maikat ng machine yung vinil mo o kaya magiging tabingi yung pagkat ng machine sa vinil mo. Hello guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer no, na sticker printing business package. No? So ang kinagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaya sa ibang printing business, ay ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo na mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no? So lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay. No? So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon. No? So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no? Hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mamaganda, no, kung subscriber ka sa channel ko, no, malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no, na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. Hello guys, so ito yung una nating testing, no. Kung mapapansin nyo, pag pinifeed ko siya sa aking Cameo cutter, yan, kung mapapansin nyo, hindi siya nababasa ng maayos. Nakita nyo yung sa may ilalim niya, no, hindi siya nababasa. Yan. So mangyari yan guys, mag-i-stop lang siya, no. So pag nag-stop siya guys, gagawin natin, syempre alisin natin yung sa may Cameo. Kukuha kayo guys ng registration marks, no. So gugupitin nyo guys yung registration marks dun sa may nakat nyo na, no. So kasi yung registration marks na yan, eh okay na yan, no. So pwede natin siya gamitin guys, no, dito sa may vinil na hindi nababasa yung registration marks. So ang gagawin natin guys, kukunin lang natin siya, siyempre gugupitin natin yung dulo-dulo. Tapos ipapatong lang natin siya guys dun sa may vinil, no, na hindi nababasa yung registration marks, no. So ang gagawin natin ngayon guys, siyempre susubukan natin kung mababasa na ba siya. Yan, so kung makikita nyo guys, no, maayos na siyang binabasa ngayon. So yun ang una nating way, no, para hindi masayang yung vinil mo na hindi binabasa yung registration marks. Okay, no, so guys, meron pa tayong isa pang way. Pero bago ko ipakita sa inyo yung guys, no, panoorin nyo muna maigsing commercial na to. So again guys, no, bakit ako may mga commercial dito sa my YouTube, no, kasi ulitin ko guys, maliit lang kinikita ko dito sa YouTube, no. So syempre, habang tinuturuan ko kayo guys, syempre kailangan ko rin naman kumita ng pera, no. Kasi guys, yung mga tutorial ko naman dito ay libre lang naman. So pagpasensya niyo na guys yung mga commercial na yun, no. Yung mga commercial naman na yan, eh may kinalaman rin naman sa may printing, no. So kung gusto niyo bumili ng mga template ng mga machines, ng mga cutters, no. So guys, hanapin mo lang kami sa may FB, no? Hanapin mo lang aming page, The Printing Shop, no? Maraming kami doon na binibenta na mapapakinabangan mo sa printing shop mo. Tapos maganda pa doon guys, no? Hindi ka kakabakaba. Kasi guys, lahat ng binibenta namin doon ay mga legit na mga products, no? Kaya hindi ka magdadalawang isip na gamitin ang mga ito sa iyong printing shop. So ito na guys yung pangalawa natin, no. So gagawin natin guys is magte-testing ulit tayo, no. Yan. So makikita nyo, binasa yung una, yung pangalawa, yon lumagpas. So pag lumagpas siya guys, no, yung pangatlo niyan guys, hindi na rin niyan babasahin ng matino. Ang pwedeng maging cause ulit niyan guys, yung square ulit na registration marks ay hindi siya nababasa. Pwedeng meron siyang bubbles or masyado siyang natatamaan ng ilaw, no. Ay, ang ginagawa ko diyan guys is kinukuskus ko siya ng kuko ko. Tapos yung mga gilid niya minamarkahan ko ng kuko ko. Hindi ko alam kung paano nangyari 'yon, no, pero pag ginagawa ko naman 'yon, ang nangyari diyan guys is nababasa siya. So titingnan ulit natin guys, no, kung mababasa na siya, no, nung kinuskus ko lang siya ng kuko ko. Yan. 'Di ba? So makikita niyo guys na okay na rin siya, no. So binasa na rin siya ng matino.
So guys, meron pang pangatlo yan, no, na dahilan kung bakit hindi nababasa ng maayos yung registration marks mo. Ang dahilan na to ay masyadong mahina yung ilaw dun sa may workstation mo. So ang gagawin mo lang dun guys, is lalakasan mo lang yung ilaw, no. Kamukha nung ginawa ko, bumili ako ng 45 watts na ilaw, no, para maliwanag na maliwanag yung aking workstation, no. Bukod sa hindi nalalabo yung mata mo, ang maganda pa dyan is mababasa rin ng kameyo yung registration marks ng mas maayos. Bakit hindi pantay yung cut ko ng Cameo machine? Ano ba ang problema ko? Pinakauna dyan guys talaga is i-update mo lang yung firmware ng Cameo mo. So ano ba yung firmware? No, yan yung pinaka-software guys na nasa loob ng Cameo. So paano i-update ang firmware guys? No, pumunta ka lang sa may website nila, tapos i-download mo lang yung latest sa firmware, tapos i-install mo lang sa PC mo. Kasi guys, yung pinaka-CD na nasa loob ng Cameo machine mo ngayon ay hindi yan updated. So marami kasi guys nagagawa ang pag-software update, no. Pag in-update mo yung mga software, no, madalas 'yan gumaganda yung takbo ng Cameo mo. Tapos marami ka pa guys mapapansin niyan ng mga kakaiba, no, diyan sa may silhouette Cameo studio mo, no. Marami ka mapapansin ng mga bagong way at mga mas madadaling way, no, para makapag-print ka at makapag-cut ka ng sticker. Okay, so reason number 2. Ito guys, siguro yung iba alam na to, no, pero sa mga hindi nakakaalam, no, sigurado 'yan, no, tabingi yung paglalagay mo ng vinyl mo doon sa may cutting mat. Ito guys yung pantay. Yan, makikita nyo, pantay na pantay siya hanggang sa may dulo. Tapos dito guys, pantay na pantay rin siya. Yan, yan yung tamang paglalagay ng vinyl dito sa may cutting mat natin. Guys, reason number 3, walang saluhan yung cutting mat mo. So parang ganito yan guys, no? Ang nangyayari yung cutting mat mo is nakahang, no? So pag finid mo siya dito, yan, so nakalaylay siya. So yan ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging pantay ang cut mo, no? Kasi guys, madalas siyang pag nakalaylay ito, tapos nandito yung pinaka-vinyl mo, hindi siya nababasa ng maayos ng iyong Cameo 4. So ang gagawin natin dyan guys is either na ito, ilalagay mo siya sa isang mesa na mahaba, parang ganito. Yan. So kung papansin mo guys, meron na siyang saluhan. So hindi na siya nakalaylay, no? So ang ginagawa ko naman guys na trick, pag ganito na medyo limited lang space ko, kinukuha ko guys yung pinakasandalan ng papel ng aking Epson L120, tapos nilalagay ko siya dito, no. So saktong-sakto kasi siya dito guys, no. Parang sinadya nga siya, no. So pag naaganya na siya, pag nilagay mo siya, mapapansin mo hindi na siya nakalaylay, no. So pantay na siya. Reason number 4, tabingi yung vinyl na ginagamit mo. So kadalasan kasi guys, no, sinisisi natin yung Cameo, no. Akala natin sira na yung Cameo, kaya ang ginagawa natin, pinapalo natin, kinakarate natin, at lagi natin siyang minumura, no. Sinasabi natin na problema mo? Ano bang mali ko sa'yo? Ano bang pagkukulang ko sa'yo? Lagi namang itang nililinis. Lagi namang itang pinupunasan pag kailangan mo. Minsan nga, mas madalas ka pa magpahinga kaysa sa akin. Pero bakit ganun? Napakawala mong kwenta. Sayang lang binili ko sa'yo. Ito sa'yo! No, so wag nating mumurahin guys yung Cameo natin, no, kasi katulong natin 'yan, no, sa para mapadali ang ating pagka-cut, no. Kasi guys, pag hindi ka gumamit ng Cameo, ang mangyayari niyan guys, no, itong dito sa may wrist mo, no, yung carpal tunnel mo, mamamagayan, tapos baka mabalian ka ng kamay, kaka-cut mo ng ganun o yung manual cutter, no. So napaka gandang addition talaga guys ng Cameo sa yung sticker printing business. So yun nga yung sinasabi ko kanina, no, ang isa sa mga dahilan nga niyan, yung vinyl na ginagamit mo is tabingi. So minsan kasi guys, ang nangyari, yung pinaka-vinyl natin hindi siya pantay, no. So katulad nga ng sinabi ko kanina, pag nilapat mo na siya, mapapansin mo dito lapat na lapat siya, yan. So sakto siya guys noon sa may pinaka-linya. Tapos so pag nilagay mo siya dito guys sa may bandang gilid, mapapansin mo mas mahaba siya dito. So guys, pag ganito yung vinyl mo, kailangan pantay siya, no. So ang gagawin mo guys, puputulan mo lang dito hanggang dito para maging pantay rin guys yung pagka-cut mo nito tong vinyl mo. Reason number 5, ito na yung pinaka-last na reason, no. Ito na nga guys yung sinasabi ko kanina, no. Ang madalas na sinisisi natin yung Cameo natin. Pero hindi natin alam na ang isa sa mga pinakadahilan niyan ay yung printer natin. Print niya doon na lalong-lalo na yung registration marks is tabingi. So bibigyan ko guys ng sample, no. So ganito guys yung sinasabi ko na tabingi. Kaya hindi nagpapantay madalas yung cut niyo sa Cameo, lalong-lalo na kapag bilog. Ito ang pinakadahilan talaga niyan, no. Hindi guys yung Cameo ang may problema. Ang pinakamadalas na may problema niyan yung printer niyo. O ano kaya yung papel nyo, no. So bibigyan ko guys ng sample. Ito yung dalawa, nagprint tayo dito, no. Tapos so meron siya registration mark, yan, registration mark, registration mark, tapos meron rin siya registration mark, no. Guys, kung malabo ang mata mo, kailangan mo gumamit ng salamin, no. Kasi guys, mapapansin mo kaagad sa registration marks na hindi pantay yung print niya. So kapag hindi pantay yung print niya guys, pag nire-register yan sa Cameo, ang mangyayari yan, hindi rin magiging pantay yung cut niya. So kung titingnan nyo lang siya ng ganyan, hindi nyo mapapansin na hindi siya pantay, no. Pero kung gagamit natin siya ng ruler, makikita nyo na hindi talaga siya pantay. So yan, so mula sa dulo, makikita nyo siya na 10 mm yung distance ng dulo ng papel hanggang doon sa may registration marks.
dito naman sa may kabila, mapapansin nyo na, yan, so 8 millimeters lang siya. So hindi talaga siya pantay, no? Dito sa kabila, 10, dun sa kabila, 8 millimeters. So ito, testingin naman natin tong kabila. So makikita nyo dito, mga 8.5 millimeter. Yung distansya ng taas niya hanggang dito sa may dulo nung kulay black. Okay? Dito sa may kabila, yung distansya niya ay ganun rin, no? So 8.5 millimeter lang rin. So dun pa lang sa may sinukat natin na yun, no? Malalaman nyo na guys na hindi magiging pantay yung cut nyo, no? So tingnan natin, no? So ito guys, yung pantay na registration marks. Tapos ito yung hindi pantay na registration marks. Okay, no? So hindi nyo masyado siya napapansin, no? So gagawin natin guys, aalisin natin yung balat. So makikita nyo to guys, yan, no? Aalisin ko lang to, ha? Yan, hanggang dulo makikita nyo na lahat ng cut nya pantay. Hanggang dulo yan guys, no? Mulad dito sa pinakaunahan hanggang dulo, pantayan. Ito naman, ang alisin natin yung pinakabalat niya. Ito guys, yung hindi pantay yung kanyang registration marks. Okay, no? So makikita nyo sa una kasi puti siya, so hindi siya masyadong halata, no? Pero makikita nyo yan. Pag nakita nyo yan hanggang dulo, yun, makikita nyo na hindi siya pantay. Yan, tignan nyo to. Itong pinakagupit to. Yan, may puti pa siya sa taas, no? So alisin na lang natin to. So, alisin natin to. Ito yung pinakadulo niya guys, no? Dito kasi madalas nagkakamalihan sa pinakadulo, eh. Yan, no? So hindi siya pantay. Okay? Tingnan niyo naman tong dulo, itong kabila, no? Pag tinanggal natin yan, perfect circle yan, no? So itong sobra na to, talagang sinobrahan ko talaga yan. Hindi mali yan, no? So yan guys, ang isa sa mga dahilan, no, kung bakit nagiging tabingi ang cut mo ng iyong Cameo 4, no, kasi yung pagpiprint mo sa kanya ay tabingi, no. Isa pa sa mga dahilan guys ng pagpiprint is yung tinuro ko nung nakaraan, no, kung naaalala niyo yung nagprint ako ng sticker ng Dragon Ball. Yan, so pag kontento ka na sa iyong layout, so mas maganda guys kung L120 ang gagamitin mo, no, mas maganda merong space sa may ilalim, no, at least mga 1.5 inches, no. Wag mo guys isasagad kasi magi-smudge lang yan, no. Tapos ito yung isa sa mga pinaka-importante. Sa may registration mark guys, i-click niyo advanced settings, tapos sa may baba yung bottom inset guys, no, medyo pataasin niyo, no, isagad niyo doon kung saan nakasagad na yung pinaka image niyo, no. Kasi guys, yung magiging problema mo, no, pag nakasagad yan sa dulo tapos dumikuya, na mangyari hindi pantay yung magiging cut natin. Guys, ang Epson L120 wala siyang borderless printing. Ang kaya niya lang talaga guys i-print is 10 by 7.4, no? Wag na wag nyo guys isasagad yung inyong mga cut marks, no? O yung mga layout pag nagpiprint ka sa L120, no? Okay, yung iba kasi guys pinipilit nila, no? Talagang sinasagad-sagad talaga nila yung sa may pinakaduli, no? Guys, pag sinagad mo yan, no? Masasayangan ka lang ng vinyl, no? Imbis na makatipid ka, masasayangan ka lang ng vinyl, no? Kasi nga hindi magiging pantay yung cut mo. Guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no? Wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong upload ng mga video tutorial na mapapakinabangan mo sa printing shop mo. So kung may mga tanong ka, comment, suggestion, no, i-comment down below mo lang lahat guys, no. Huwag kang mag-alala, napakasipag kong sumagot ng tanong, no. Kahit paulit-ulit yung tanong mo, paulit-ulit kong sinasagot yan. So see you ulit guys, no, pag umabot na tayo ng 20,000 subscriber kasama yung raffle natin ng Epson L120, no. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at bye-bye!